hindi mahirap matuklasan ang katotohanan kung marunong tayong magtanong at kung ano ang itatanong. Subalit hindi yata interesado ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na inatasan noon na hanapin ang katotohanan tungkol sa pagbagsak ng eroplano kung saan sakay si dating DILG Secretary Jesse Robredo. O baka talagang inutusan na huwag ibunyag ang katotohanan. Sa nakaraang video, isinawalat ko ang mga kaganapan ayon sa timeline na ipinalabas ng gobyerno ni dating Pangulong Benigno Simeon Noynoy C. Aquino III noong araw na pumanaw si Robredo. Kaagad natin napansin na may butas o maraming butas sa kanilang salaysay. Umpisa tayo sa ikinuwento ni dating DOTC at naging DILG Secretary din, Marrojas, na dumating si Robredo sa Mactan Cebu International Airport VIP Center. Eksakto, alas 3 ng hapon. Galing daw si Robredo sa Consolacion, Cebu, kung saan dumalo siya sa groundbreaking ceremonies para sa PNP Regional Training Center noong tanghali na yun. Bigla na lang daw na nagbago ang isip ni Robredo at nagdesisyon na sumakay na lang ng private plane patungo ng Naga City. Sabi ni Rojas, si Robredo lang ang nakakalam kung bakit siya nag-decide na umupa na lang ng private plane at lilipad direkta sa Naga City instead of flying to Manila by commercial aircraft. Akala siguro ng gobyerno ni Aquino na bobo ang taong bayan at hindi matutuklasan ang mga kasinungalingan. Hindi katulad ng grab car ang pag-charter ng isang eroplano. Yung pipindutin mo lang dito sa smartphone ang app ng Grab. I-type mo kung saan ka patutungo at maya-maya lang may darating na kotse bago makalipad ang isang eroplano. May ilang requirements pa na kailangan isumite ng piloto sa air traffic control. Isa na dyan ang flight plan. Kailangan din ang flight manifest kung saan nilalagay ang pangalan ng mga pasahero. May pre-flight inspection pa yan, mismo ng piloto, at kakargahan ng aviation fuel upang masiguro na may sapat na gasolina ito papunta ng Naga City at pabalik ng Cebu at meron pang reserve. Hindi bababa sa 3 oras upang makumpleto ang proseso na ito. That is assuming that there is available aircraft on the ground. Kadalasan, binubook ang charter flight at least 1 day before. Kaya hindi kapanipaniwala ang sinabi ni Rojas na biglaan lang ang desisyon ni Robredo na sumakay ng private plane. Pero sa kanyang salaysay, in a matter of 6 minutes mula nang makarating ito sa may Mactan Cebu International Airport, nandun na, nakasakay na si Robredo at nag-take off na, lumipad na yung eroplano. Kung si Senator Bato de la Rosa pa, tell that to the Marines. Simple logic.
kung totoo nga na dumating si Robredo sa VIP Center ng Mactan Cebu International Airport eksakto alas 3 ng hapon. Most likely, he would have spent a few minutes freshening up, katulad ng paghihilamos, o magsipilyo, o magkape, at kwentuhan muna sa mga opisyal doon, katulad ng Director General ng MCIA na ayon kay Rojas ay sumalubong sa kanya doon. Hindi naman yata nagmamadali si Robredo noong araw na yun at kailangan tumakbo pa upang makasakay ng kanyang eroplano. Kung naka-charter yung eroplano, maghihintay yun. Alas 3 pa man ng hapon. May araw pa. Pero kahit na wala na siyang ginawa pa doon sa VIP Center at tumuloy na at sumakay ng eroplano, imposible pa rin na maka-take off ito nang eksakto 6 na minuto ang nakalipas sa oras na alas 3 ng hapon. Siguro naman, hindi yun sa labas ng VIP Center nakaparada ang eroplano habang naghihintay kay Robredo. Alam natin na ang mga pribadong eroplano ay may mga hangar o yung parang garahe. Dito ito nakapark. At pag-akyat ni Robredo at ng kanyang AD camp sa eroplano, doon pa lang at papaanda rin ng piloto ang dalawang engines. May warm-up pa yan na 10 hanggang 15 minuto habang idagawa ng piloto yung tinatawag na pre-flight instrument check. Pagkatapos, kukuha ang piloto ng instructions mula sa control tower. Kasi po, lahat ng kilos at galaw ng piloto at ng eroplano mula sa lupa hanggang himpapawid ay under the control of the ATC o Air Traffic Control. Magta-taxi pa yan o yung pupunta sa runway. Ang Mactan Cebu International Airport ay napakalaking lugar. Based on my own experience sa pagsakay sa private aircraft at mga military planes, hindi yan bababa sa 20 minuto mula sa hangar patungo sa runway. You also have to take into consideration the aircraft traffic. Kaya kung sino ang gumawa ng script na ipinalabas ni Aquino at Rojas ay hindi man lang pinag-aralan ang air traffic operations. Hindi maaaring nangyari ang mga sinasabing kaganapan ayon sa script ni Aquino at Rojas. Kasinungalingan. Alam naman nakakakilala kay Robredo na isa itong simpleng tao. Hindi magarbo. Ayaw niya ng maloho na pamumuhay o lifestyle, lalo na kung pera ng taong bayan ang ginagastos. Kung nagbabiyahe siya sa eroplano, nasa economy class lang siya. Hindi yun umuupo sa first class o business class. Sa Naga City nga, noong siya ay mayor pa, parating naka-chinelas at naka-shorts. Kaya nga siya tinawag na a man of the masses. Yung parang Ramon Magsaysay reincarnated. Kaya mahirap paniwalaan na gagastos si Robredo ng malaking halaga ng pera upang umupa ng private plane at lumipad papuntang Naga City. Ano ba ang pinagmamadalian niya? May nagutos ba sa kanya na dumiretso sa Naga City nung hapon na yon kaagad-agad at sinabihan na lang na nakahanda na ang eroplano na sasakyan niya? Hindi tumutugma ang kwento ni Aquino at Rojas sa pangyayari. Inconsistent. May discrepancy. Kung sa wikang Ingles, something is not right. May malaking mali sa kwento ni Aquino at Rojas. Kaya dapat malaman kung sino ang nag-book at nagbayad para sa chartered flight. Sigurado ako na hindi si Robredo. Ready to fly na ang eroplano pagdating doon ni Robredo. Handa na ihatid siya
sa ilalim ng dagat kasama ang dalawang piloto. Sa kanyang ulat tungkol sa plane crash kung saan namatay si Robredo, sinisi ni President Aquino ang piloto. Pilot error daw. At hindi lang yun. Marami daw ang sira ng eroplano. Defective. Nakakalungkot dahil patay na nga si Captain Bahinting. Sa kanya pa lahat sinisi ang pagbagsak ng Piper Seneca PA-34 na sinakyan ni Robredo. In our next video, we will dissect the report of Mr. Aquino regarding the plane crash. We are committed to bringing out the truth. Sa ating pagtatanong, unti-unti natin na natutuklasan ang katotohanan. May malaking inustisya na nangyari. Hindi lamang sa pagkamatay ng isang magiting at marangal na leader ng bansa. There was also grave injustice in the deaths of Captain Bahinting and the Nepalese student pilot. Abangan niyo po ang patuloy natin na pagsiwalat ng katotohanan. Ako po muli si Manuel Boy Mejorada. Magandang araw sa inyong lahat.